Nakakagalit po. Meralco rates up in June. Tataas naman po itong Hunyo, itong singil sa kuryente. When the rains are already pouring, what does that mean? That means the hydroelectric power plant should be running higher, which means there should be easier and cheaper mode of producing electricity, but it is the time that they want to raise, no? So tuloy-tuloy lang po mga kabansa, and we have to tell our people talagang this is what Manny Pangilinan and the Lopezes are doing to us, no? Continuously squeezing and squeezing and squeezing because they have continuously taken out the resistance. And by the way, of course, sa media, very active itong si Disa Araneta Marcos to suppress media through money and incentives at kung ano-ano mga binibigay dito sa mga media people and bloggers po. Ano? Ang ating sakripisyo dito sa Maynila ay hindi gaanong kabigat ng mga sakripisyo sa Western Visayas. Sa Capiz, for instance, ni Rojas Camento, isang refrigerator, dalawang electric pan at ilaw lamang sa bahay na mostly LED naman yan, LED na, no? Ulitin ko, isang refrigerator, dalawang electric pan at ilaw sa bahay, 1,800 pesos a month, Kamento. Wala pang air conditioner yan. Ha? Paano no? Parang yung mga nagsuporta sa akin, no? Ako yung nagpromote doon ng Bobo Marcos campaign noong 2022, pagkapangulo ni Marcos at kay Sara Duterte. Eh, tinatanong ako ngayon kung pwede ko lang paratingin ito kay Presidente Marcos. Isang rep, dalawang electric pan, at ilaw sa bahay, 1,800 a month. Eh, my God. Paano na yung mga... Paano lang... Kailangan dito, kita mo, hindi ba mabalik 100,000 para mabuhay ka sa generasyon ngayon? Santisima. Comment on. Yes. Okay, and tutuloy natin. Nawawala kasi yung isang Facebook ko. Inaayos na po ni Kang Joshua. Okay. So, yan po. And patuloy po. This is already going on for the past 40 years from the time of Cory Aquino through now, binalik po nitong si Bongbong Marcos itong poder po ng oligarchy. At walang nagkwe-question po sa media po dito, except us and a few others. So kailangan pa rin po ang revolusyon, hindi po revolution through violence. We hope it will be a revolution through the discussions of the armed forces of the Philippines, because the armed forces today is defending the status quo, and the status quo, ito po ang ginagamit, ang ginagawa. Anong ibig sang status quo? Yung nandiyan na pong nakatayo na sistema, yung sistemang yan na hindi nagbago mula kay Cory hanggang ngayon, except for a short period during Duterte's time, which is also a contradiction to the period of Marcos Sr. na nag-nationalize siya ng mga vital public sector. Binabaliktad po ni Bongbong Marcos yung ginagawa ng tatay niya, kasi sakim po yan, hindi po yan nagmana po sa tatay niya ng mga values, no? Yung henerasyon din niya siguro may mga problema po dahil siya laki po sa kanluran, laki sa Estados Unidos, sa Britain, and so on. Distorted po ang utak niya at niyang asawa niya, no? So the armed forces really have to reflect upon their duties to the nation as shown, as written in the Philippine Constitution, which of course was written by a hodgepodge of people, but still lumabas pa rin po yung true democratic intent, no, na the armed forces of the Philippines is the protector of the people. Is the people being protected, my fellow military officers of the armed forces of the Philippines today? I know some of you are listening. Now, if you are mercenaries like Garcia and Anyo, Galvez and Anyo, and many others, ano, well, we cannot do anything about you. You are corrupted, you are distorted, you are twisted. But I'm sure there are still true Filipino patriots, and there is true love of the nation and people, not a general abstraction called people, but you can see the faces as you think about this of the little children, yung mga bata pong, ang liliit po, diyan sa kalsada po ng Metro Manila,
naglilimos habang ang kanilang magulang naman na doon sa kabilang banda ng kalsada, nagtitinda ng sigarilyo, Halls candy, ay kung ano-ano pa. Ganyan po ang turing nila sa tao, hindi tao. Ano? Well, let's move on. Diana, remember, Meralco naman, tataas na naman. Paminsan-minsan, aanunsyo silang ibababa na napakaliit, tapos babawi naman. Of course, the corruption really is now rampant and hindi na po nila tinatago dahil sa they're confident the mainstream media will not explain the reality. Ito galing sa foreign press. Kahit na pro-American itong Nikkei Asia, ay lumalabas din ang ilang mga issue kasi may contradiction din, conflict din sa malalaking negosyo ng Hapon. Kasi po, ito ay cronyism in the Philippines na competition ng foreign cronies din naman ng ruling class ng Japan. Sila-sila lang, no? Nikkei Asia, June 8, Philippine company linked with Marcos ally strikes business deal. Ano yan po? During the Philippine President Ferdinand Marcos Jr.'s first year in office, a once little-known privately held company has emerged as one of the most active deal makers. Well, of course, this is crony capitalism na naman. Between March and May this year, RYM, Business Management, secured deals in banking, media, and construction, a sector that stands from the to benefit from the Marcos administration's massive infrastructure push. Well, I don't know where that massive infrastructure push is going to come from, but very clear po, ang tinuturing po, ni tinutukoy po dito sa report ng Nikkei ay si Romualdez, Martin Romualdez at yung grupo po nito. While yung naiya naman, pumapapil ngayon, si Sabine Aboitiz. Ano? I think I have something on that also in the agenda. We'll move on. Dahil alam naman natin itong corruption, we don't need to reflect too much upon it. It is also based on an economic philosophy based on greed and not on social sharing and social common social progress like China's sense of community progress, community welfare. Dito naman sa defense policies po natin at appointment from Gibo Teodoro, whom I commented also on the ET or Power Things episode. I'm sure Kado also has a lot of views. Si Ka Mauro Samonte shines again in his column. By the way, Ka Mauro Samonte will have a two new columns every week in Tagalog sa bagong pahayagan po na ilalabas ng itong Lunes ata magsisimula, darating na Lunes, sa bagong periodiko Pilipino ng Manila Times. No? So mahusay din po sa Tagalog si Kaado, mas mahusay kaysa sa marami sa atin sa kanyang pananagalog. And asahan po ninyo, very fiery and incisive ang mga isusulat niya sa periodiko Pilipino. Now, kinote ni Kamauro, si Gibo, sabi ni Gibo, our territory is our territory, comes the dare from the newly appointed Secretary of National Defense, Gilbert Gibo Teodoro Jr. The reference is to the Philippine-claimed area in the South China Sea. The problem here is that over that area, China has the same say-so. As the song goes, when two irresistible forces meet, something's got to give. And it's a fantasy to imagine that China will give in this face-off with the Philippines. Are we hearing this with a Chinese accent? Who you? Well, actually talaga, yun din ang reaction ko niyang kay Kim Otidor. Who you? Although build-up na build-up talaga ng mainstream media po ito, galing daw sa private sector siya, eh man na lang po yung mga hinandle niya po dyan sa private sector na financial oligarchy, Sagittarius Mining and so on and so forth. And yung ama niyan at nanay niyan ay cronies din lang po ng kanilang kamag-anak na si Dandingo Juanco at si Ferdinand Marcos Sr. Ano, so huwag kang magmalaki, Gibo. Wala kang talento. Ang pinagmamalaki daw niya yung isang kanyang gawa daw sa NRRDC ba yun? But that system is there. Whoever takes over so long as may monicum of competence po, ano? Eh, tatakbo naman yan by itself eh. But ganyan po ang gawa ng ating mainstream media at ng naghaharing uri po sa Pilipinas. They build up their own para maniwala ano, ang masa na okay naman sila. Yung kahirapan nila ay hindi direktang maisasabi na dahil dito sa mga ito
na itinatago talaga ang kasakiman po ng mainstream media. We have to change this, Kaado.